natibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, na partner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupa, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Nagbabalik ang mga ka-partner ng bayan. Alright, balik ko tayo sa kapartner ng Bayan, 24 minutes, makalipas po alas 10 ng umaga. Ito pa rin po si kapartner J. Miguel Mendoza. At kanina po, nasabi natin, may guest po tayo. Sila po yung naka-establish na pagdating po sa business ng herbal industry. Sila po ay manufacturer din ng herbal, no? At sila po ay supplier din ng mga pharmaceutical, lalo na kung ang kailangan po nila ay lagundi, sambong. Kanila pong sinusupply, isa po ito sa 10 na listed herbal medicinal plants ng Department of Health. Okay, marami na po silang explore pagdating po sa farming, mag-isa aromatics. Yung paggamit po ng mga oil tulad ng citronella oil. Yan, sila rin po yung founding director ng Biopharm and Natural Health Ingredients. Kasama rin natin po yung president ngayon or yung nasa likod po ng ating mga produkto na nandito po sa harap, ha? Marayong ROQS or International Consumer Health Corporation, makers din po ng Santo Pio Citronella Andas, ng and all natural derma antibody spray and mosquito. Yan. Pwede rin po itong pang mosquito repellent kung tutusin mga kapartner. Social entrepreneur at marami pang iba. Marami pong advokasya sa mga kasama ho natin si Sir Patrick Dimasoy Roquel at si Dr. Elinor. Roquel, magandang umaga po sa inyo. Bumati mo na po kayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes, good morning, Jay. Good morning sa lahat ng mga nakikinig ngayong oras na ito sa programang Kapartner ng Bayan. Mm-hmm. Ako naman. Okay, good morning po sa inyo. Good morning, Jay. Morning, Doc. At sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Alam mo, Jay, pag pupunta kami dito sa station nyo, sobrang masaya. Masaya rin kami lalo na, Doc. Alam mo, yung very alive, yung boses mo pa lang. At, na, and of course, binabati natin yung mga nag-celebrate at umaaten ng Panang Benga sa Baguio. Okay. Congratulations. Napaka-alive ng culture and tradition. So, binabati natin lahat yung kababayan natin sa norte. Naririnig namin kayo doon. Oh, kumusta naman? Kumusta naman, Doc, at saka Sir Patrick, ang inyong hindi naman pamamasyal actually, yes, yung ginawa nyo lang sa Baguio. And I'm sure kasama na yan sa mga advocacy po nilang ginagawa. Kumusta naman ang pagpunta ninyo? Sige, balitaan nyo naman po kami para doon sa mga nakikinig na hindi nakapunta sila Sir Patrick, nando sila mula kahapon, no? Sir, yes, yeah, Saturday, actually, nung Sunday. Sabado. Yeah, yeah. Kasi nagsimula yung program nila nung flow nung mga street dancers nung Saturday and then Sunday yung parade, no? Ang ganda talaga ng naging experience na ses namin doon kasi una naging part kami ng emergency team. Okay. Yung Baguio Benguet Picag, no? Picag. Sa hindi inaasahan, tama medical technologist ako, si doktora naman eh, she's a doctor. May dala naman kami mga stethoscope tsaka mga stigma, so we're part of that. Kaya talagang kitang-kita namin yung magandang presentation, no, ng mga participants. At talagang kayo ng access bigla sa medical team kayo. Talagang kailangan ibigyan ka, I mean, you know, sa faith mo na makarating itong mga advocacy namin, no? And we're part of the services. Yeah. Happy kasi kami doon. Parang after 3 years, ngayon lang, yes, uli nag-celebrate. First time ulit nila. And first time ulit akong nakakita ng sobrang daming tao. Very, very participative. And they're very excited to watch. So, nandun na all walks of life. Bata, matanda. Meron pa ako nakitang sanggol. So, sabi ko lang, behave lang kayo, and of course, alam naman ninyo yung mga conditions ninyo before you came to Baguio because most of them coming from Manila, from other parts of
Luzon, no, umakyat sila ng Baguio. So yun. So ayan, at saka sobrang lamig nung time na yun, ha. Alas 5, alas tao malamig. 4 o'clock pa lang may mga nandoon ng taong nagbabantay, yeah, naghahantay. Gusto mo kasi makalagay ka sa harap pwesto. ang maganda lang is if na-manage mo yung discipline sa mga kababayan natin. Lahat po nakakapanood ng hindi nahihirapan. Even mag-take ng pictures kasi talagang behave naman sila. And of course, siguro tinuruan na rin tayo ni COVID kung paano maging disiplinado. Kaya we take care of each other by making ourselves. Kayo po muna dapat healthy bago pumupunta sa mga ganang okasyon. Yes. Nang sa ganon, na e-enjoy ninyo yung okasyon. Kahit may doktor sa tabi ninyo, ang simula ng iyong happiness sa sarili mo. Correct. Dapat may bawon kayong immune advance. Para protection ninyo, di ba? Ganun ba yun? Of course. Kasi ang mga patients natin doon, nahihilo. O bakit nahilo? Siguro excited, maagang pumunta doon, nakalimutan kumain o magbaon ng tubig. O kaya naman hindi nainom yung inyong maintenance drug. O kaya naman meron ka na palang nararamdaman and simply because you wanted to witness a very beautiful parade. Pinilit mo. So yan. So kailangan iwasan natin na papunta tayo sa ganung klase ng situation. So even before na magkasakit ka, alagaan na po ninyo ang inyong sarili. You supplement your diet with supplements or vitamins and minerals that is actually made to work for you. Now, ito po yung mga vitamins and minerals na nanggagaling sa mga natural sources kagaya ng malunggay and lagundi. Yan po yung ating mga ilan sa mga pag-uusapan din natin. Kasi gano'n ba kahalaga ito? Siyempre, Doc, no? Itong in-explain. You know? Although nabuksan na natin yung tungkol, dapat may protection ka. Dapat. Nandun ka, iba't ibang mga tao. Hindi mo alam kung sinong kaharap mo, kung may dalang sakit, nakakaawa o hindi. Although, pwede ka nang mag-ano ngayon, pwede ka nang magtanggal ng face mask, yes. Pwede rin naman choice mo kung gusto mo mag-face mask. Yeah. Doc, okay. Ano bang pag-usapan na natin siguro yung ibang mga product, Doc? Like kunwari itong immune system. Kung pinag-usapan natin yung technology, yung pag-process nito, yung mga tungkol sa ganyan. Ano bang dapat nilang malaman? Ay, nako. Sa totoo lang, lagi ko itong sinasabi. Sa lahat din ng mga patients ko, no, if you're taking a supplement, tingnan mong mabuti saan ginawa, sino nag-supply. You have to trust the raw materials inside kasi ang bisa niyan nasa loob. So yan, ibibigay ko naman kayo kay Patrick para kasi siya yung expert natin when it comes to that. Pagdating po sa mga chemical. Actually, alam mo, importante yung science . Di ba pinag-aralan natin yan? At kung mag-mix ka ng mga different ingredients, dapat tama lahat yung paggawa mo. Mm-hmm. Diba? Tama yung pag-harvest mo, tama yung pagpa-plant mo, at binabantayan mo yung technology, at may technology on processing. Mm-hmm. Kasi alam mo, Jay, at sa mga nakikinig, yung product natin na ginawang immune advance, no? Bakit siya advance? Kasi kung pag-usapan ng immunity, no? Dapat yan kinukuha sa pagkain. So yun ang importante, no? Now, nung nakita namin na kasagsagan ng COVID, tapos marami nagkakasakit, hanggang ngayon, may mga inuubo, sinisipon, alam mo nangyari lahat yung mga pagkakataon na yan kasi hindi handa yung katawan mo lumaban dun sa challenges ng environment. Okay? Kaya, kung tama ang iyong immune system, may defense ang katawan mo kasi yun ang lalaban . Yun ang gagawa ng defense para labanan niya. Now, so, yung aming immune advance, no, pinag-aralan namin yung mga tinatanim naming lagundi, moringa, no? So, nakita namin yung mga sabi, kasi studied, no? Maraming mga, kung tawagin bioactives, no? Maraming mga, even ang lagundi and moringa as vitamin C, may mga zinc, no? Yun ang mga nakita natin sa libro, no? Pero nung ginawa namin at nag-mix kami ng tamang ingredients, yung component. So nilagyan namin ng vitamin C and zinc, yung natural sodium ascorbate, that's a non-acidic vitamin C, at saka zinc. No? Yung dinagdagan namin, yung moringa, lagundi, with natural sodium ascorbate and zinc, hindi kami nahihuminto doon. So tinira namin lahat yung possibility na makita namin yung sinasabing bioactives, yung mga flavonoids, makita namin yung different vitamins and minerals. No?
Kaya pinasuri namin yung isang kapsula at doon na mamaya i-discuss ni Doktora kung ano-ano yung mga nutrition na lumabas doon sa analysis na yon. But of course, mangyayari lahat yan, Jay, kung tama ang iyong pagtatanim. Sinabi ko, tama yung pag-harvest at saka yung processing. Kami, sa aming kumpanya, no, since controlled yung aming farming, no, we have farmers, tama yung aming training sa kanila kung paano ina-harvest yung mga leaves na yan. Pagdating ng mga dahon sa aming kumpanya, sa aming planta, no, una, may mga checker kami, may quality control kami sa tubig na pinanghugas dyan. Number two, tama yung mga machine na umaandar dyan. No? Yeah. Dapat at right temperature, right time, no? Right environment. Kasi yung environment ng planta, dapat ano na yun eh. Kumbaga, nakikita mo na yung humidity and so forth. So, nakasama yung lahat yan. Kaya sinasabi natin, controlled standard yung ating mga paggawa ng process, no? At pagka natuyo na yung mga dahon, dapat yan, pinaprocess mo na to powder, no? Para imimil mo yan, gagawin mo siyang powder material na. And then once na powder mo, i-sterilize mo pa yung uli yan. Ang daming proseso. Diba? So, ang daming proseso para siguraduhin lang quality, ha? Yes. Then, and then, dapat, pagkaya na powdered na, no? Na-mill na namin yan, dapat makita mo pa rin yung pagka-green yan. Kasi doon ko nakita na ano ang importance ng chlorophyll, which is yun yung gumagawang yung green pigments ng plant. Kasi once na nakuha mo yan, na-capture mo yan, tsak, makukuha mo yung right nutrients active, or yung actives or yung mga bioactives na yan, no? Biochemical properties ng plant. So, importante yon. Kasi, of course, marami sa ating nagpapakulo, di ba? Naiwanan yung pinakuluan. Eh di, nawala na yung mga actives noon, di ba? Sumobra na. Sumobra. Sumobra extra. So, wala na yung potency. So, hindi naman, or sobra naman dami o sobrang may kulang naman. So, dapat pinag-aaralan lahat yan para maging effective sa ating kalusugan. So, yan. Doon sa mga, importante kasi na yan, na ipaliwanag nila yung pagproseso para makapag-produce ng quality produkto. Pero, Doc, ito lang tanong. Siyempre, nandito yung immune advance. Gaano ba kahalaga na yung yung immune system natin ay sa tao na dapat talaga ito ay maganda or nasa magandang kondisyon? Ay nako, sobrang mahalaga. Parang yung bansa mo, meron kang sundalo at pulis na nagbabantay sa kaayusan ng buong sistema ng katawan mo. It's not in a chaos. Para everything ayon sa normal. Like for example, nung nag-aaral pa tayo para sa mga bata na nakikinig, yung immune system mo, ito yung isang bagay sa loob ng katawan mo na kapag ka merong nag-a-approach sa iyo ng kalaban, ito yung unang nagsasabi na, "Ops, poproteksyonan kita." Yan. So hindi lang 'yon dahil magkakasakit ka, no. Hindi, not at all times, so. Okay. Most especially ito ay dahil itinotono niya ang iyong katawan para sa ganun, meron ka sa data every day. So, makakatulong ba halimbawa yung immune advance para maging matibay yung mga parang sundalo mo sa katawan or ito, mga ganun ba yun? Yes, because itong ating immune advance, so napatunayan natin through our own study ng pina-study natin yan, may mga nutrition na present sa immune advance. No, kailangan alam mo, ito yan, ano? Okay, tulad yung mga po ng ano, para nutritional sa mga nakikinig. Facts. So, kanina, sabi ng Department of Health, sabi na, ang ating mga buntis, kailangan healthy. At uminom kayo ng folate or folic acid. Diba, sinabi niya kanina. Alam nyo, mga kababayan, talagang totoo yan. Kasi, para ang Pilipino ay talagang maging malusog, kailangan ang bata, ang sanggol na pinapanganak ng nanay ay malusog. But of course, you have to supplement the diet now with folic acid or folate. Saan nang gagaling yan? No, sa mga meat, no, sa mga liver, sa mga green leafy vegetable. At ngayon, sa makabagong panahon, binibigay na natin yan sa capsule, sa syrup, sa tablet, kilala nila sa folic acid. Pero ang source, pwedeng natural, folate, vitamin B9. At yan, nakikita natin sa immune advance. So, mga kababayan, para sa inyong kalusugan, even before ang babae ay magbuntis, so everyone,
nasa reproductive age, kailangan mataas o tama ang bilang ng folic acid. Kasi itong folic acid na to will ensure all your pregnancies to be normal and healthy. Wala kayong mga neural tube defect na sinasabi. So there are a lot of cases, merong mga pinapanganak ng mga bata, they do not survive or they do not survive pregnancy at all. Ibig sabihin, hindi na lumalabas. Simply because merong neural tube defect. Ibig sabihin, hindi nagko-close yung parte ng katawan na nagpo-protection sa central nervous system. Napakahalaga. Oh, napakahalaga. Because ito, ang bata, pagka kompleto yan, everything develops from the brain down to the whole body system, including the nails and the skin. So, ibig sabihin ba dito, Doc, safe itong inamin kahit buntis? Kasi di ba, minsan, delikado yung, ay, di basta-basta binibigyan yung mga buntis ng damo. Oo. So, ang dami kong mga kaibigan at saka mga ka-classmate na ang practice ay obstetrics and gynecology. No, binibigay na ang immune advance dahil napatunayan na mataas sa folate, yung natural source ng folic acid. Ang folic acid and folate are the same, no? Parehong nomenclature niya. Ibig sabihin, ang pangalan. So, dahil natural yung source, readily available sa katawan ng tao, especially sa mga babae. So, sabi nila, eh, doktora, paano naman kaming mga lalaki? Eh, kung ang babae ho ang hulmahan ng inyong mga anak, kami po ay nagbuntis dahil sa inyo. So, kayo po ang contributor ng binhi. Hindi na lang iniglis, ano, para wholesome. So, kung kayo ang contributor ng binhi, kailangan ang inyo pong dugo ay, you know, healthy. Because of that, kailangan yung tao, yung lalaki na nagdadaalan ng binhi na yon, kailangan healthy. And ang immune advance is rich with vitamin B complex plus folic acid or folate. So imagine na ang inyong katawan na nagpapalakas sa inyong binhi ay may dugo na malakas. So that means, you know, that sperm cell is healthy. If it meets a very healthy ova or egg galing sa babae, then you will have a very healthy and a happy pregnancy. Kanina, sinabi mo rin, nag-donate kayo ng mga dugo. Oh my God! Binabati ko yung mga tao na talagang dinudugtong ninyo ang inyong sariling buhay, dugo sa kapwa ninyo. It's just like saying, you know, you are willing to die for your brother. You know, when you donate blood, it's the same thing. No? Kasi dinudugsungan mo ang buhay niya sa pamamagitan ng sarili mong dugo. Now, pag yan po nabawasan, ang dugo po natin, madali naman siya nagre-replenish. In a matter of 1 hour, yung tinanggal sa'yo na pint na dugo. Kasi ang dami, di ba? 450 ano yata. Wow, congratulations, Jay. Babalik po yan sa inyo if your immune system, your blood system is healthy. May immune advance sa yun. Kasama ba yung immune advance? Dapat. Oo, dapat kasi. Oo. So para yung dinonate mo na dugo, alam mo ang Diyos has His natural way of replenishing what you gave. And when it replenish, the new cells na ginagawa ng iyong blood system because you have a very healthy immune system is healthier, more livelier. Sabi nga ng mga iba, para po akong bagong tao. Kasi nilabas mo yung lumang dugo mo at eto ka ngayon dahil you have a very healthy immune system. Your body is producing new blood cells to replenish what has been lost because of your life donation. At kung ikaw naman ang nag-receive ng dugo na yan, that blood cells is good for you in the next 120 days. It is alive. Now, it is alive para gising-gisingin din yung iyong system to produce your own blood. So, dapat healthy rin ang iyong immune system. So, dapat umiinom ka rin ng mga food supplement na kagaya ng immune advance. Dapat pala nag-guess kita bago kami nag-ano, Doc. Nag-bloodletting. May paliwanag mo pa yan para mas lalo mo. Maganda naman yan. Dire-diretsyong program yan eventually. Kailangan talaga ng mga pasyente or pagbibigyan. Kasi kulang daw ang supply talaga ngayon. Kailangan natin i-convince o himukin yung mga tao talaga nagdo-donate ng blood. At saka alam niyo po ba, pag nagdo-donate kayo ng blood, pansinin ninyo, mas lalong gumaganda yung skin ninyo, kumikinis kayo, at saka bumabata. You know why? The scientific principle behind it, kasi nilabas ninyo yung inyong old blood cell to help
other people. Mm. You, therefore, create new blood cell. Mm. Alam mo, Odi, so bago ang blood cells mo. Mm-hmm. So, you see, that's the reason why. Hindi na malalabas sa'yo yun kung hindi mo bibigay. Hindi mo ibibigay. At saka natural yung reproduction ng new blood cells. Kailangan, kung baga old na yan, di ba? Maka-old ka naman dyan, daddy. Tama yun eh. Kasi ganun, mas masigla ka. At yung parts na gumagawa niyan, bone marrow mo, no? So basically ma-activate, di ba? Kasi yun ang importante. Okay? So kaya yung mga sinasabi nating mga folic acid or folate, interchangeable yan, tama naman si doktora doon. Mm. Although yung folic acid, that is kasi yung folic acid kasi i-emphasize ko lang, synthetic form yun, no? Vitamin B9. Mm. Okay? Yung folate, that is the natural form. Yeah. No, naggaling yan usually sa food. Okay. No, meat, yan. Kumakain ka na, minsan diba? Nakakain mo na pero hindi mo alam na meron. Pero hindi mo rin alam kung sapat na yun. Yes, at saka yung sabi nga natin, importante na tama yung pag-prepare mo para makuha mo yung sinasabing mga vitamins. Yung na talagang yan. Kailangan mo na. So importante yan. Kaya nung tuwan-tuwa kami nung pina-analyze namin yung immune advance, no. Biro mo 293% ang RENI. Mm-hmm. No? That is the recommended energy and nutrient intake na nakita dyan sa immune advance ng folate. Mm-hmm. Okay? Folate kasi galing yan sa green leafy vegetable. Yung ingredients na inilagay namin sa kapsula. Uh-huh. So, yung other things pa, no? Kasi discuss ni doktora lang is yung birth defects, di ba? Mm-hmm. Tsaka formation ng blood cells. May importance din yan sa heart. Uh-huh. May importance din yan sa DNA formation. So, may later on, i-ano niya. So dun sa nutritional facts na namin, which is eto nga 'yon, no, lumabas 'yan, no. Yan, meron pong nutritional facts papel po 'yan, ha? No? Hindi po gawa-gawa 'yan. Oh, may meron yes. Yang papel documented, affiliated ng Department of Health tsaka accredited ng FDA ang gumagawa ng laboratory testing, no. Dito makita mo ang nasabi ko nga yung folic acid niya is 1172 microgram, that's equivalent to 1 milligram. Which is sufficient, no, to take daily. Okay lang. Yung 1 milligram. Oh, okay. Yung mga OB natin, OB gynae, sometimes they lalo na kung may folic acid deficiency, binibigay nila 5 milligram. Mm. Although the 1 milligram is sufficient for a day. Yeah. Di ba? Na taken. Na kukunin natin. Then, nakita natin, may vitamin C na kami nilagay, pero pinatingnan pa namin yung vitamin C content niya. Mm-hmm. Kung talaga bang yung 100 milligram na inilagay namin dito, eh, kamusta ba yung kanyang ano? So, lumabas dyan na meron siyang 85 milligram, which is 113% RENI. Mm-hmm. No? So, ibig sabihin, pag lumagpas ka ng 100%, yun na yung kailangan mo lang eh. Oh, ganun ba? Di ba? Parang pagka more na pala than that dyan, sometimes iniihi mo lang yan or inalabas lang ng katawan mo. So, meaning to say, ang kailangan lang talaga ng ating katawan is nasa limit lang ng 85 milligram ng vitamin C. Parang kayang i-absorb ng katawan, ganun po ba yun? Yeah, yun lang kayang gamitin niya. Yun ang kailangan yung lang ng katawan. Kailangan niyang katawan mo. Actually, yun. Kapag meron kang deficiency, ang unang-unang doktor, ito mga kababayan, unang-unang doktor ng sarili mo, yung sarili mo. Yeah. Kasi ka naman agad-agad nakikita namin. Oh. So whatever it is that you take, if your body is deficient in something that you do not know but you need, the body will continuously assimilate. Ibig sabihin, i-absorb niya. Lahat yan, di naman matatapon. Pero pag sobra na, ang manner of excretion, eh, kapag ka water soluble, ibig sabihin, ano, iihi mo lang yan. Mm-hmm. So, wala ka naman masyadong problema doon. Mm-hmm. Not unless may problema ka naman sa bato. So, ibang klase naman yun. Ano sinasabi nila, Doc? Yun, di ba, minsan mayroong vitamin C daw na pwedeng mag-cause ng calcium oxalate or parang ano pa sa bato? Ano ba yung mga ganun? Ito ha, wag ko kayong matakot sa mga ganyan. Uh-huh. So, alaming mabuti. If kayo po ay stone former, ibig sabihin, no, kahit na konti lang yung kinain mo or ininom mo, because you are genetically predisposed to create stones, no? So tingnan mo ngayon yan sa family history, nanay mo ba o tatay mo ba o ganyan o may pinsan ka o lolo. Okay, so hindi kami dito mayroon tagagawa ng coral sa bato para alis sa daw yung bato niya. So itong mga patients na ito, you're naturally stone former. So, ang gagawin mo, so dahil nakita mo na yan sa family history mo, be very careful in your intake. So, in moderation lang lahat-lahat. Pero, basically, yung katawan mo, no,
is directed, no, naturally created by God in a way na kung ano yung kulang sa'yo, ia-absorb niya talaga. So anong ginagawa natin? Ba't tayo gumagawa ng immune advance kagaya ng supplement? No, marami na tayong food supplement in the past. Okay. Pero na-inspire kami dun sa food supplement na natural ang pinanggalingan na source. Kasi kapag natural ang source, less ang, you know, wala kang harm na makikita. Mm-hmm. No, only benefit. Mm-hmm. Because it's naturally created for you. Oh. So, kakainin mo lang siya. Kakainin mo lang siya. Mm-hmm. So, our son is a doctor. So, binabati ko rin yung mga doctor sa Cardinal Santos. Hello po good sa inyong lahat. Po. Good morning. Good morning sa inyo. Sabi niya, Mommy, kasi pharmacist din siya, no? Sabi niya, Mommy, not everything is safe. Mm-hmm. Of course. So, sabi niya, Mommy, always remember to tell everybody, I use it in moderation and study, pag-aralan ninyo kung ano ang kinakain ninyo. Yan. Kasi lahat ng sobra ay hindi ho maganda. Yes. Sabi nga nyo, kahit tubig do, kung ilang galon naman ang ininom mo. Correct. But so, we have to remember, no, because of the environment that we are into. Mm-hmm. Yes. So every day we work, every day we walk, every day we sleep, no, napapagod din ang katawan natin. Mm-hmm. That's why we need to produce energy. Ah. Kasi pag hindi tama yung energy, syempre nanalata ka, yan na yun. Hindi maganda yung gising mo, right? Kaya yung mga B complexes, kailangan natin yan. And sabi nga namin, no, tutuloy ko lang yung nutritional facts natin. Diniscuss natin about vitamin C, which is present in immune advance. Mm-hmm. Now, ano yung mga other B complexes na nakita namin? Sige, sir, paki-explain. Gano'n makahalaga yan? Ang B1, 0.25 milligram, 21%. 21% lang ng Reni, ha? Pero mama, explain ko. And then yung vitamin na B6 niya, 0.30 milligram, pero 23%. Mm-hmm. As per research, as per standard, no, pag lumagpas ka ng 20%, that is a good source of vitamins and minerals. Good source yon. And the zinc, no, na nilagyan namin ng 2 milligram dyan, lumabas 2 milligram siya, 23% ang kanyang Reni. Mm-hmm. So good source siya. No? So, tapos, and lumabas yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E dun sa one capsule na 500 milligram ng Immune Advance. Wow, sabi ko, with this all these vitamins, synergistic ang kanilang effect. So, ano ibibigay niya sa'yo? Energy. Kasi, kung tama ang lagundi na usage, yung dosage, pinaluluwag niya yung paghinga mo, tama ang pasok ng oxygen mo, that oxygen will convert the food that you're eating into energy. See? So, yan yung ganda nung, yan yung science ng ating pinag-uusapang hindi lang ba sa iniinom, hindi lang po ba sa ganun? Yan po yung paliwanag. Yan yung pinag-aralan natin. Dapat maintindihan din kasi. Hindi ka lang nanginom, di ba? So, sana yung mga nag-take niyan, lalo sa Pangasinan, tuloy-tuloy yung pag kami nag-take kasi diba? Pagbibigay natin. At mapapansin nyo, talagang sana hindi na kayo nagkakapatid. Pero bakit nangyayari doon? Pag hindi sila nakainom, ang problema, ganito. Pag hindi sila nakainom, para doon sila nanghihina. Really? Oo. Pag wala ka na mainom, siyempre. Kaya kailangan lagi may available dapat. Actually, natutuwa nga po ako. Kapag may lumalapit, kagaya kanina, may lumapit na kaagad sa akin. Si ate, hindi ko naman sabi. Hindi ko naman nakuha yung pangalan niya. Very Biology happy na meron siyang nakukuhanan ng Immune Advance dito sa lugar ninyo. So sabi nga niya, she feels lighter. And sabi ko, ang feeling mo, ano, at thank you sa sharing mo, pero ang feeling na yan, nanggagaling because, you know, you are becoming healthier every day. So huwag mo lang kalimutan, no? Kumain ka ng tama, matulog ka ng tama, magpapahinga ka rin ng tama, di ba? And of course, yung stress na hindi nakikita na nagiging source ng iyong mga, you know, feeling low, no, medyo iiwasan mo rin yan, di ba? And kakaisip lang, doctor. Oh, actually, and meron mga tao na kapag ka naririnig mo, boses pa lang, sumisigla ka na, di ba? So yan, di dun kayo dapat. So hinahanap niyo yung mga areas na yun sa buhay ninyo. May good vibes, sabi nila. Oh. So yung Immune Advance is support, is a support for you. Yun. Tsaka ang maganda na ito, doon sa mga nagtitake na, no? Ito yung mapapansin mo eh. In the morning, maganda i-take yan. Kasi, syempre, nag-work eh. Yeah. Right? So, i-adapt ng katawan mo na gumawa ng magandang energy. Okay? Mm-hmm. Now, if you want to rest, you can take also Immune Advance. Okay. Because, pagka
yung take mo, yung sabi natin, nakuha mo yung ingredients, mm-hmm. no? At saka yung effect na absorb mo. It relaxes you. Why? Mm-hmm. Kasi ginagawa ng katawan mo yung even yung pag-relax mo, mm-hmm. even yung good sleep. Tumutulong siya doon. Tumutulong siya. So nag-a-adapt yan. Okay lang, uminom pala ito, diba? Sir Patrick, ng bago matulog. Ganun. Yes, ang ganda niya kasi madali ka makatulog eh. Okay. Kasi nire-relax nga yung katawan mo. Mm-hmm. So kasi sabi nga natin, hindi naman yung ano eh, kundi yung katawan mong gumagawa ng paraan para i-relax niya or para maging energetic nagre-respond. Siya. Nagre-respond diba? Na so, siya better. Eh. Mm-hmm. So, there are patients, sabi na, Doktora, bakit pag iniinom ko, naantok ako? Simply because your body is already calling you na magpahinga ka naman. So ngayon, pag yan ang epekto sa'yo ng iyong food supplement, kagaya ng immune advance, i-take mo sa gabi, so you'll have a good sleep. Mm-hmm. Diba? Pero, basically, the reason why you have vitamin D is para yung katawan mo mm-hmm. maggamit yung energy. Mm-hmm. So, yung mga iba, gusto nilang iniinom with or without food. Ibig sabihin, even when you hindi ka pa kumain, pwede ka nang uminom ng ganitong klase ng mm-hmm. food supplement. Anything na ngayon nakainin mo, inaabsorb ng katawan mo at ginagawa niyang energy. So, may science. May science doon. No? May paliwanag. Mm-hmm. Hindi mo sinasabi na, I am cure for all my illnesses or sickness. No. No? Kung hindi, yung katawan mo is responding well mm-hmm. because you are now becoming healthy and healthier every day. So, that is the you know, parang ino-normalize na yung dapat meron ka na. Yes. So, yun lang po ang dapat binibigay sa inyo ng inyong food supplement. Kasi pag may sakit na kayo, gamot talaga yung kailangan ninyo. No? So, kailangan, na, kung hindi kayo nakikita ng doktor, dapat meron kayong mga halamang gamot na readily available. Kasi yung atin namang mga matatanda sa una, nagpapakulo lang yan ng lagundi pag may ubo. O di ba, yerba buena, pag may lagnat, masakit ang katawan. O pagkatapos yung iba naman, kapag they're feeling parang nanlalata, lalagyan ng malunggay ang kanilang mga pagkain, ang kanilang mga sabaw-sabaw. You know, the science is because basically, you're making yourself healthy and healthier every day. By taking these supplements, this food that are naturally available, bigay ng Diyos para sa iyo. So, naintindihan na ho natin. Makakala nyo po yung sinasabi nyo, naririnig nyo dito sa amin na Immune Advance. Sa likod niyan, eto na po, diretso po ang nagpapaliwanag, yung maker po. So, hindi po ito parang sinisiyostok or something, hindi. Eto po talaga yung makakatulong sa inyo. Eto po yung dapat maintindihan mo sa bawat iniinom mo. Yeah. At saka sa bawat tinitake mo. At saka yung kondisyon ng katawan mo, Doc. Importante rin may paliwanag talaga sa kanila yung eto yung kondisyon ng katawan mo at etong kailangan mo. Pero hindi naman kasi sa lahat. Sinasabi nila, Doc, na parang mahirap naman sabihin ito ay cure all or lahat. Walang ganon. Walang ganon. Pabuti pa sabihin natin na you make yourself healthy and healthier every day. Kasi kapag healthy po tayo, mas na i-aalay natin yung sarili natin sa mga magagandang purpose. Yung bang tawag niyan eh, saan mo pag ginamit yung energy mo for today? Diba? So, pero okay lang sabihin, Doc, na yan ay ginagamit siya. Siyempre, pag healthy ka, parang yung katawan mo may sarili siyang ano mekanismo para gawin niyang trabaho. Kung may sakit ka siguro, pagalingin niya, parang ganun ba? Totoo ba yun? Yes. Oo, totoo yan. No? Yung katawan mo, ginawa ng Diyos para pinapagaling niya yung sarili niya. Mm-hmm. Ngayon ang tanong, ano naman ang inambag mo sa katawan mo? Para magaling siyang magpagaling. Ano? Sa sarili mo. Oo. Diba? Totoo yan. Ano? So, kaming mga doktor, nandito kami para tulungan ka, para hindi ka magkasakit. O kaya naman, pag may sakit ka na, para gumaling ka agad. Mm-hmm. Pero kapag nagkasakit ka na, kahit gumaling ka ulit, you will not be back to you that very, very first time mm-hmm. na you are all good and brand new. No more. So, laging babalik ka lang from the step kung saan bago ka nagkasakit, ganito ka na. Kanto kaganda yung pakiramdam mo. So, ngayon, iwasan mong magkasakit. Para sa ganun, everyday maganda ang pakiramdam mo. Yes. At saka dagdagan ko lang, Gay. Okay, Doc. Alam mo naman natin na ang major parts of our body mm-hmm. is made of cells mm-hmm. and saka yung blood na umiikot. Mm-hmm. Right? From top down, right? So, pagka normal at tama ang nutrition na ibinibigay mo sa cells mo mm-hmm. at saka sa blood mo,
Di ba? Mm. So tamang ibibigay ng katawan mo para sa immune system mo. Mm. Yeah. Importante 'yon. Oh. Now, kaya talagang i-build up natin yung nutrition, i-build up natin yung immune system natin so that every day malakas tayo. Every day, hindi tayo magkakasakit. Sana, di ba? Okay. Yan ang ating ninanais. Kaya minsan, ginagawa mo naman talaga lahat para maiwasan natin sakit. Unang-una, mahal pong magkasakit. Ngayong mga panahon na ito. Masalamat kapag may libre, Doc. Pero madalas, meron siguro pag sa gobyerno. Hindi naman. Alam mo, siyempre, lahat yun. Oo, alam mo, ang lahat, no, pag tama yung approach mo, kahit sa mga doktor, you can get consult for free. Oh, sa totoo lang. No? So, sana ko si Doc nakikita ko. Actually, nag-volunteer pa siya sa Baguio para maging emergency doctor. At nung kasagsagan nga ng COVID, di ba, nag-volunteer din tayo sa bantay COVID and all. Yeah. Nako, hanggang Singapore, ang ating mga, hanggang colors. America, yung mga callers natin kasi yung pandemic. Diyos ko, my God. So, ang approach is, alagaan mo, hindi lang ang sarili mo, pati yung mga kasama mo sa bahay. Uh-huh. Sabi nga ng mga doktor, it's a teamwork. Yan, you have to play as a team. Yeah. Bigla ko nakalimutan, Dok, may doktor pala kami dito. Bakit pinaalis ko pa si Melody? Magpapacheck up sandali. Nandito ka na pala, Dok. Alam nyo, pag nag-guessing kami dito, sa totoo lang, no? Ang saya kasi, naturally, at saka yung physiological, ibig sabihin, yung normal na pag-uusapan natin. Pagkatapos, we deep into the science of it. So yan, ganyan naman si Patrick. Very, very scientific. Alam mo, Dok, naman. Kaya nga sinabi ko nandito ka naman. Kasi kahapon, ay, nung Saturday, magbibigay sana siya ng dugo. Eh, di ba, may screening muna. Of course. Yes. Doon niya na nalaman na yung kanyang BP is nasa 160 over 110. Oh my God. So, siya, ibig sabihin nito, kung di ka aware, ganun na, baka kailangan may ano na ipacheck, Doc. Yan ang ano. Kinakabahan siya, mamimigay lang ng dugo. First time niya yata magigay ng dugo. Bababayan. Hindi siya pumasa. Hindi tuloy pumasa sa iyo. Pag naunang nervous mo, Doc, pwede ka rin tumasang BP mo, di ba? Oh, ang ganda pag namigigay ka ng ano, ha? Talagang maganda po pagka nagba-blood donation tayo. Totoo yan. Importante yan sa katawan natin na nirelease natin yung mga old cells natin. May ano, minsan, Doc, may mga gano'n na nagbibigay ka lang na dugo, pero minsan may libre silang pati check-up doon sa sugar mo, gano'n. Titest lahat. So, doon ko nalaman na normal na pala ang ating blood sugar. Huwag tayong matakot kasi anim na timba ang ating ano dugo sa katawan. Ang mas marami pa ganyan kalakbay. Yung kasama namin si Sheila, baka mamaya limang kata. 100 liters, something like that. Ay, matakot ang kukunin lang sa'yo 400cc lang. Correct. Baka isang baso lang nga yun eh, di ba? Hindi naman, medyo maraming konti. Maraming konti, depende sa'yo. Okay, so basta first, ano, kailangan if you are ready, i-ready mo yung sarili mo. Huwag naman kayo mag-inom-inom bago kayo. At huwag daw magpuyat, do. Huwag magpuyat. At huwag mo kumain ng mga taba-taba, di ba? Tapos, alam niyo everything boils down to becoming healthy. At it doesn't happen overnight. Bukas healthy na ako, no. So, you have to start ngayon. And in the next 3 months. Kaya yung iba, Dok, nagsimula pa lang sila ngayon, feeling nila healthy na. Ay, pag ano kasi iba, yung mga ano? Diba, yung mga old sayings o yung mga old kwento ay magdo-donate ako kasi syempre may iba na nangangailangan eh. Pero pag isang inom lang ng beer yan babalik na syempre yung lakas mo babalik pero yung nung nasa loob mo mahirap sometimes yun kaya nakatama eh. Kaya meron na tayong mga super possible daw effect ka pag nagbigay ka ng dugo-dok eh, parang aantukin ka parang maglo-low ka ng konti sa energy mo. Yeah, and that's the reason why pagkatapos mong mag-blood donation sasabihin mahiga ka muna, maupo ka muna, kumain ka muna para maka-replenish yung sarili. Kasi syempre, binawasan ka ng dugo. So yung pressure sa katawan mo talagang bababa yan. Kasi yung tubig o yung laman na dugo sa katawan mo ay bumaba ng konti. So kailangan mag-flat ka muna, tapos relax muna, no? Bago ka patatayuin, kapag okay ka na, ibibipi ka ulit, bago ka lumabas, titingnan yung itsura mo, 'di ba? So yan. And then pwede ka na ulit. So don't be afraid also to donate blood kasi it makes your self healthier sa totoo lang. At saka alam niyo po, kaya minsan nagbibigay din ng dugo. Nagkukulangan tayo ng supply. Sabi nga sa akin nung nasa blood bank, Doc, pag panahon ng tag-ulan because of dengue. Dengue. Kasi 'di ba kailangan ng platelets pag ano, duman time. So ito yung minsan daw nagkukulangan sila. Ngayon tayo medyo pag
Feb po, marami nagbibigay kasi araw ng buwan ng mga puso ito. Ito po yung maraming ng, mga event na may kinalaman dito sa pagbibigay ng dugo. Pero pagtagulan, yun ang problema. At saka aside from that, yeah. Jay, doktora, di ba? Nung time ko na dinadialysis ako, right? May pagkakataon na syempre umiikot yung blood mo eh. Mm. Pag sa dialysis machine, mamaya matutuyo yan, di mo alam. Mm. Nagkaklat. So ang gagawin niyan, kukulang, eh, anemic na nga kami noon. Oo nga. Kaya andiyan na yung nahihilo ka, wala kang gana, matamlay na matamlay ka, magkakasakit ka lalo. So, yan, isa lang silang nangailangan ng dugo. No? Kailangan mo ng transfusion. Lalo na pa nung time na nagkaroon ako ng, because of my condition, yung immunocompromised na ako, nagkaroon ako ng tuberculosis. Biro mo yun, nagtaiyo ako ng blood. 11 bags ang nangailangan ako. Paano kung walang supply, di ba? Yes, kaya importante. Kaya sabi ko, nung time na bumalik na restore yung health ko, for me to do now, yung help na pwede nating iambag sa mga nangangailangan. And of course, hindi man ako pwede mag-donate. Pero palakasin na lang yung system na mag-donate. Donate. Use this in advance. Talagang makakatulong yan. Gumawa na lang sila ng produkto para palakasin yung mga tagabigay ng dugo. Yes! Correct. Diba? Ganun lang naman talaga. At saka hindi, ayan, dengue, meron. Yung mga matatanda, kailangan ng operation bago kayo operahan, i-re-require kayo ng hospital to at least have a standby 2 bag. No, yung mga nanganganak. No, kailangan minsan biglang na alam mo 'yon, naglalabas ang maraming dugo dahil hindi agad na naaampat, kailangan 'yan. Yung mga pasyente na pinanganak na talagang mayroong genetical problem, hindi nagpo-produce ng tamang RBC or red blood cell, yung mga idiopathic thrombocytopenic purpura, mahaba, etc., etc. Ayan, kailangan ang dami-dami. No, yung mga may cancer na bumababa ang WBC, kailangan. Nung magka-COVID, ang daming nangailangan, lalong nawalan ng source kasi may infection. Takot. Saka iba, takot talaga. Natakot. So ngayon po, mas kilala na natin si COVID. Dapat mas alam na rin natin kung paano proteksyonan yung sarili natin so that we can offer help to other people. You do not need to offer money or anything material. Sometimes your blood is the really best offering. Save it saves lives. So tsaka sa everyday na may mga nangangailangan ng blood. So may mga kung tawagin tayong blood banks. No? Talagang naka-store yan. Yeah. Pero isang araw lang yan. Ubus agad dyan. Totoo. Kaya nga, yun din ang ano namin, Bita. No? Kaya nagpapasalamat kami kay Dr. Roland Mejia, ang center chief ng Region 1 Medical Center. Kasi sila po yung naging partner natin. At saka, may mga kasi, syempre, dahil radio station tayo, minsan may mga lumalapit talaga sa atin na kailangan nila ng blood. Kailangan mo silang i-connect. Correct. So, yung mga maitutulong lang talaga natin, at least meron tayong nag-gather na blood na nandyan na pwedeng magamit. At mas madaling makakonek kung alam mo na donor ka. Yes. Because one day, wag naman po sana, knock on wood, baka mamaya kailanganin mo rin. Yung mga may sometimes na trauma, na accidents. Misa, kapamilya mo, or kaya yung makasama sa trabaho po, mga ganun eh. No? So alam mo, kanino ka tatawag, sinong kakausapin mo, at kapag tinanong ka nila, ano yung pakiramdam nung nag-donate ng dugo? Isa lang po ang sasabihin yan. Magaang at masaya. Yeah. Yan ang pakiramdam namin kahapon nung successful na nagbigay ng dugo. At hindi lang yon, that feeling, alam mo, stays with you for a long time. And kapag you're feeling down and out, isipin mo lang, sometime, alam mo, nung nag-donate ako ng ganito, and I know, nakatulong ako, nakadugtong ako ng buhay. Mababayaran ba yon? Hindi po. Yan. Pero dapat nating isipin pag nagbigay tayo ng dugo, 'di ba? No? Yeah, you give yourself, 'di ba? Yun yan ang pinaka special na sakripisyo magagawa mo sa buhay mo. Sige, after 6 months mag-ano kami uli. Pwede yata, 'di ba, Doc? Every 3 months yata, 'di ba? Pwede rin. Merong iba quarterly, ang mga sundalo quarterly. Ang mga doktor, imaginein mo, after namin mag-duty, na masyente na kami, and simply because alam namin yung importance, kami mismo nagdo-donate ng dugo. And of course, kapag ka senior na kayo, hindi naman din kayo pwedeng mag-donate ng dugo. Kahit gustuhin mo. So, kailangan, kung gusto mo nang meron kang ganung klase ng, you know, naaalala, then do it now. Nobody's going to stop you.
kaya nabanggit ko rin po kanina yung ano, yung tungkol po sa dengue. Oh. Eh kahit sinasabi po namin yung tungkol sa ano, although itong 'di ba itong si Tornella Andas Sir Patrick, ito ay pwede rin nilang gamitin, although it is more on ano na siya, no? Parang sa external and para sa skin. Yeah, yeah, yeah. So, yun naman iwasan nyo, parang hindi kayo makailangan ng dugo. Oo nga. Mag-spray-spray lang kayo dito si Tronella na ito. Pwede pa ako mag-spray. Oh, sige. Alam mo kasi, ito, gusto ko to, especially pagka, alam mo yan, yung I'm working and I'm thinking, kasi parang sabi nila, yung si Tronella scent daw, clear, yung aroma niya, clears your mind. Okay. So it's better to... Oh, nakakatulong din yan. Oo, so ito yung mga aromatherapy, no? Ang science, ito yung science behind it, no? Mm-hmm. So yung olfactory nerve, yan yung nakakaamoy. Mm-hmm. So that is directly connected with your central nervous system or your brain because it's part of the brain. Yes. So pag naamoy mo yan, no, papasok yan sa central nervous system, alam mo yan, magbabalik yan ng mga... alaala na nakaka-clear ng iyong mind. So at the same time, itong ating central nervous system, which is the major organ to command your body to become healthy, magpuproduce ng mga chemicals, no, para maging happy ka. So that is why sometimes, no, mga kababayan, di ba pag minsan meron kang naamoy, happy ka na. Yes. So kasi mabango yung amoy. Mabango yung amoy. Kaya nung nasa Baguio kami, dumaan lang kami, oy, amoy adobo. Maglalanyo ka? Magsasabi na, magugutom ka na, kamahin ka na. So, alam mo yan sometimes, di ba punta ka sa isang lugar, pagkatapos, alala mo na yung kabataan mo and everything else becomes young. Oo nga. O, di ba? Because that is the part of the brain na ginigising yan. Para pala yung basta na amoy mo at meron, nakarecall ka dahil parang importanteng bagay sa'yo yun. Yeah. Very important, Jay, doktora, di ba? Pagdating sa amoy, mas maganda yung close to natural yung naamoy natin. Oo. Yeah. Totoo yan, Doc. Kasi minsan mabalik sobrang yung pagkagawa ng chemical, yung synthetic na yun, masangsang na rin. Kaya minsan naiba rin yung ano may, no? Pero pag natural yung naamoy mo, mas maganda yung feeling, no? That's why itong mga product na ginawa namin like Citronella Andas, even yung Locomo Skin Lotion, no? Ang gamit niya basically is ano, moisturizer sa skin. But because we use a natural oil ng Citronella, so lumabas ngayon yung mga benefits. Like for example, yung spray na yan, no? With water, yung hydrosol kung tawagin, tsaka yung Citronella oil ng natural grass of the citronella, nung iminix namin yan, pero mo lumabas yung it can really kill mosquito pag directly spray sa mosquito. Oh, yeah, pero in-spray mo yan na kumakain ka, wag naman sana syempre na kain ganon. Walang toxicity. Nga. I mean, pasado siya doon sa toxicity test. No? Hindi ka mala... Kasi why? Even the citronella, ginagamit paggawa ng beer. Ay, ganun ba ito? Yes. Ay, Sir Patrick? Beverage, di ba? Second. Chemist kasi. Nag-science tayo eh. Pinag-aralan natin organic chemistry. Baka maubos yung citronella namin dito. Ayun, di ho niya iinumin. Since it's a moisturizer, so it's really, ano ha, yung effect sa skin mo, it moisturizes. So, yung dryness can be resolved sometimes with that oil. Lalo pa itong Locomo Skin Lotion. Very ano siya. Hindi so siya yung it, ano yung, po yung greasy oh hindi yung Locomo Skin Lotion ginawa siya as a moisturizer ng skin kasi ang daming nagre-request ng lotion right so once na inapply mo yan ano di ba iba tama ka yung greasy ito na absorb agad ng skin mo yung yung moisturizer na ilagay namin diyan but of course with the natural oil ng citronella it can really repel mosquitoes pa. Actually, napatunayan, talagang ano yan. Diba? Yan ang maganda, Sir Patrick. Kasi kahit ako, kahit gustong-gusto ko to, yun, yung ginawa ni Doc, nandito kami lahat, nag-spray ka. Kung may lamok dyan, pwedeng umalis. Pero kasi kapag gumamit ka ng mga nabibili talaga na pamatay, kailangan mo talagang lumabas. At kasi pag ano mo yun, lahat takot tepo. Ka pa, di ba? Takot ka pa na ma-inhale mo yung chemical correct. Na yun. So, hindi ka mukha nito. Kahit nagkwentuhan kami, saka, nag-spray yung, ka, okay yes, lang. Yes, another thing pag ginawa namin, kasi sinasabi nga ni Doktor about yung aromatherapy. Yung spray na yan, alam mo, di ba may burner ka, inilagay mo yung oil na yan,
yung spray, uh-huh. yung solution, lagyan mo ng konting water, uh-huh. and then pakuluan mo, di yung amoy ng bahay mo, ang bango-bango. Ayan, di ba? Diba? At tapos wala kang ibang dadagdag ng tubig. Lalayo yung mga alamok siya. Even langgam nga, pag nispray mo siya. Ito, binibili kasi ng kandila talaga. So, oh, di ba? Yeah, we also have, ano, citronella. No? Kasi unsafe yung paggamit ng katol, kaya gumawa kami ng kandila made of citronella. Like, yun din yung pinababurn namin, ginagamit sa burner, para lumabas yung amoy nung citronella doon sa... Siyempre, napag-usapan na natin. Eh, kung interesado naman kayong subukan ito o itry ito, eh paano ba naman yung makukuha? Saan nyo ba mabibili? Sino ba nagsusupply? O sige sir, para siguro magkaroon sila ng idea. No? Although ngayong mga panahon na ito, maraming iba't ibang paraan. Okay. Yes. At saka dito, dinala natin sa Pangasinan. Kaya naghahanap tayo ng mga resellers, mga wholesalers, distributor, nang sa ganun, umabot to sa different households, no? Dahil importante yan. Dahil everyday use na pwede natin gamitin itong mga product ng Immune Advance, even yung citronella andas. Available po yan sa Lazada, sa Shopee. Mm-hmm. No? Pagka nahihirapan kayo sa Lazada, sa Shopee, hanapin yan sa Natural MD. I-type nyo lang po yung Natural MD, even i-google nyo lang yung pangalang Immune Advance at saka yung andas, eh makakarating po kayo sa, idadirect kayo sa link nila. Mm-hmm. No? At kung nahihirapan kayo, do sa Lazada, Shopee, tawagan nyo lang po yung 0919-000-1738. Ulitin ko ha, 0919-000-1738. Mm-hmm. Yeah. So maraming tayong paraan, no, kung paano natin magiging available at makuha itong product na ito. Just the name Immune Advance, just the name Andas. So sa Google or sa FB, eh, makikita nyo po yan. Yeah. Dadali na kayo at doon. At saka dito sa station ng DZRD, uh-huh. available po yan. At saka po yung... At ibang mga butika na yes, na so lalo diba? Sa San Carlos, yan, marami na po yan. Magtanong yes. lamang po kayo dyan. Mm-hmm. Okay, pwede rin dito sa Messi SI, pwede rin sa Maynepo Mall. Mm-hmm. At saka tulungan nyo kami na, you know, kumbaga maging available to sa mga households through you. Mm-hmm. At kumita kayo. Dahil open po sa amin yung tinatawag naming Bayanihan Social Entrepreneurship Program. That's mm-hmm. BSEP, no? So we will help you na magkaroon ng income, magkaroon ng hanap buhay. Yan ba yung mga ano nyo, sir? Parang kami. Ganyan ba yung mga... Yes, so yeah, yung mga yeah, boost. Nandiyan pala yung boost natin, eh. Nako, thank yan, you so much. Yan. Si ganyan. Joanne ang ating punong si abala dyan. Tsaka Joanne si Jose. Dapat pala may event kami, nandyan din siya. To. Yes! Of course! Oh, oh. So, marami pa naman. Oh, yes. Marami pa susunod. Oh, oh. So, yun nga, Jay. So, kami po, nag-i-invite sa inyong lahat. No, as you make yourselves healthy, yung inyong katawan ay malusog, gawin niyo po ninyo ang inyong ekonomiya ay malusog. Mm-hmm. So yan, pwede po tayong maging entrepreneur, tuturuan namin kayo. Okay, yung mga advocacy ninyo sa likod nito, syempre, alam natin na maliban po ito na ginawang available sa atin ng produkto na ito pag kailangan mo. Pero sa likod dito, maraming natutulungan ng mga farmers, correct. Mga organizations, okay. At iba-iba pa, di ba, sir? Oo, marami. Marami mga farmers, environment. O, so ngayon, tulungan na rin natin ang environment natin. O, magtanim na rin po tayo ng puno, pwede ang lagundi, di ba? So kung binibigaw ginagawa ng lagundi, lumuwag ang paghinga mo, ang mga puno. Mm-hmm. Pinaginagawa rin niyang maluwag ang paghinga ng mundo. So meron po kaming mga advocacy na puno sa Sagip Buhay. Mm-hmm. Nagti-tree planting po tayo. Ah. At ngayon nga po, sa simula ng taon na ito, ay sinisimulan natin yung ating mga small or short farm trips. You can visit our farm sa Natatas, Batangas, ang Bini Biofarm and Natural Health Ingredients Company. Ipapakita namin sa inyo kung paano tayo nagtatanim ng lagundi, nagha-harvest, at may kaunting pagbibigay ng aming best practice kung paano naman natin pinaprocess ng sa ganon ang atin pong mga iniinom na mga food supplements, no, ay talagang effective and safe for human consumption kagaya ng Immune Advance. Ayun, di ba? Ibig sabihin po sa bawat bilin nyo ng capsule nito, may mga farmers, may maganda pa sa environment na nakakatulong. So, yun. Yes. Yan talaga ang main objective really. Nung ginawa namin yan, ang una nating natuto kami sa mga itas. Number one. Kasi those are wild plants. But of course, kung paano mo sila tuluyang patuloy na tutulungan, ito na yung paggawa ng mga produkto. Mm-hmm. So, kaya ang aming kumpanya, nakarating kami sa mga brand na tinatawag nating Immune Advance, Happy Cha, Lagundi, even Citronella Andas, kasi
nakita natin yung efficacy tsaka effectiveness ng aming mga raw materials na ginagawa for other brands, no? Dahil hindi mamamayagpag yung mga other brands na yan, sabi natin Plemex kung may mga nakakalam doon, no? So yung Plemex Lagundi, kami yung raw materials na gumagawa noon. Kaya until now, very effective. Pag sinabing may ubo ka, uminom ka ng Plemex, gagaling ka. Yeah. Pag sinabing may asthma ka, uminom ka ng Plemex, gagaling ka. Mm-hmm. Eh yung iba sinasabi, uminom ako ng Lagundi, hindi ako gumaling eh. So ibig sabihin, kagaya ng paracetamol, iba hindi gumagaling. Maghanap ka ng magaling na brand. Di ba? Ganun din yun. Yung sabi nila, hiyang sa'yo. pwede hiyang sa'yo, pero baka may hiyang pa. Di ba? Importante yun. At hanapin nyo yung tatak ginawa ng Binhi Biopharm. Kasi pinapakita namin doon sa aming kumpanya kung paano namin itinatanim, paano namin inalagaan yung mga halaman, paano namin ina-harvest, anong kondisyon ng mga farmers. Yes. Diba? Importante ho yan. At paano natin natutulungan ang mga farmers nito at ang kanilang mga pamilya. Yeah, no? Even yung mga ITAS na kasi nag-harvest din kami sa Nueva Ecija, sa Tarnac, sa Aurora, sa mga ITAS ang mga gumagawa niya, no? Sa Pagbilao, Quezon. So ganun kalaki na po yung ginagawa, yung sinasakupan ng Binhi Biopharm Natural Health Ingredients Company na nagsusupply tayo ng raw materials. Even sa DOH, Department of Health, nagsusupply tayo. Baka yun po yung ano, kumbaga kung tinitingnan po yung history or background nito. Eh kanina na-explain na rin ni Sir Patrick, no, kung paano po yung pag-maintain nila at pag-monitor nila na maging quality yung produkto na ipoproduce. So napaka-importante. Tinuturo natin ano yung tamang Lagundi na dapat mong itanim na siyang gamot. Para meron pa ba iba-iba? Iba-iba yan. Iba-iba. So, hindi yung basta kumuha ka ng ano, sinabing Lagundi, ay yan na yan. Hindi po. So, sa totoo lang, sa matagal na panahon, siguro matagal na tayo sa industry as raw material supplier. No? Parang 2005 we started to understand Lagundi. More than 20 years. Oo. So, habang ang Department of Health ay sasaliksik ng 10 halamang gamot, sinusundan na namin yan. Ano talaga? Ang may totoong study, natapos ang study, ano yung makakatulong, and we started to plan. Mm. So, kapag ang atin pong DOST o ang mga researchers ay kailangan ng species o kailangan mag-aral, pumupunta po sila sa Binhi and we are open. Kasi ano bang gagawin natin sa bigay ni Lord? Aba, i-share. Aba, itulong, ituro. Kasi yan ho ang paraan para sabay-sabay tayong sa Pilipinas, umunlad lahat tayo sa herbal industry. Tandaan, kagaya ng ginagawa ninyo. Ganun lang po talaga, di ba? Yan ang pinakamaganda. Siyempre, yung pagbibigay ho natin. No? Hindi lang minsan yan doon sa material, pero pati yung kaalaman, no? Yung lahat ng mga bagay na pwede. Alam naman natin na ilang mga kababayan natin, hindi lahat nakakabili. Pero kung meron kang lupa na matataniman mo, importante na maturuan sila. Kasi at pasipag ka na magpakulo at mag-harvest. Okay. Diba? Yun lang naman yun eh. Pero kung tamad ako, Sir Patrick, ito na lang, inumin ko na lang, di ba? Ilan ba pwedeng inumin pala in a day? At least yung kung tatanungin nila, kailangan ba kung may sakit ako, 5, kung may sakit ako, 2, kapag wala naman. Ito, sabi nga na ito, meron tayong nutritional facts, no? Sabi dito, pinag-aralan isang kapsula a day. Okay na. It will give you a good effect. Every day. Right? But because 200 milligram ang kanyang Lagundi na present just sa isang kapsula, kung minum ka ng 3 capsule, nakakatulong din yan kung may sakit ka na. Basta mga kababayan, pag may sakit kayo, gamot po ang inumin nyo. But of course, yung mga gamot na yun, tawagin tayong herbal medicine. So, tatlong kategory yan. Una, yung traditionally used medicine, no, yung mga ginagamit ng mga albularyo, mga ninuno natin, lola at lola, pinapakuluan, pinapatapal. Those are plants, herbal plants, no? Traditional use. Yung sumunod, yung herbal medicine na. Gamot na siya. At ang Lagundi, okay, diba? Ay gamot. Ang Lagundi gamot. But of course, it is a, kumbaga, kung ginagamit traditionally use every day, it could be a food supplement that you can take it daily. Kaya may third category na yung food supplement. We can take it daily also. Yung iba naman kasi, Doc, di ba, minsan gusto nila instant, kaya kailang bibigay. Yung iba naman, may proseso muna na. Hindi ba may mga ganun kasi? Sir Patrick, merong may mga sakit na gusto nila instant galing. Okay, puto ng doktor, bibigyan ka ng reseta. Di ba may ganun naman? Meron naman na, ang gusto naman nila, parang palapalakasin yung immune system na para gumaling sila. Depende sa ang
study ng medicine, andyan ang gamot for emergency use. Okay? Kasi kailangan i-alleviate or matulungan agad yung katawan mo. Mm. Hindi na kailangan, hindi pwedeng mag-antay. Parang walang time pa yung katawan mo. Hindi ka pwedeng mag-antay. Like, kaya kailangan mo ng emergency medicine. No? Ngayon, para sa mga tao na healthy pa, hindi naman kayo nasa emergency situation. So, gawin nyo pang mas healthy ang katawan nyo nang sa ganun nagre-respond kayo. Pero pwede rin, Dok, isabay, di ba? Habang kung meron kang parang emergency at inumin ito, pwede isabay para mabilis. Well, ganito yan, no? Ito, you can take this every day. Okay. Yung emergency meds mo, kaya tinawag na emergency, may emergency ka, iinumin mo. Pwedeng sabay, pwede. And ang sabi ko nga, yung mga patient na may maintenance medicine, kagaya na may mga diabetes, hypertension, maintenance yan for life. Kagaya ng husband ko, transplant patient siya, meron siyang mga anti-rejection drug for life. Isabay niyo yung immune advance. Nang sa ganon, nagre-respond yung katawan niyo ng tama. And you become healthy and healthier every day. So sabi ko nga sa inyo, siya ay very sensitive ang kanyang health, no? So, kapag gumagawa kami ng gamot, iniinom din namin yan o ng food supplement. Kasama na yun sa kailangan, safe talaga. Safe talaga. So, siya yun. Kaya sabi ko, ay naku, honey, dapat parang testing ano ka rin siya. So, safe sa'yo, every safe sa iba. Parang gano'n na dating, di ba? You know, when he was starting to get sick, because ano yun sa kanya, genetically predisposed sila into adult onset polycystic kidney disease. But still, experience ko. So, teka muna, ikikwento lang, Hana, kasi 8 minutes. Okay, so ngayon, alam mo ba, kapag nagbibiyahe kami abroad, hanap siya ng hanap ng natural, ano ba yung paraan para maging healthy siya. Yung pala ginagawa lang namin sa farm. So ngayon, dumating kami sa point, eto na, gawin natin ito para sa atin, especially nung magka-COVID, wala ka nang mabila ng gamot. Di bumalik tayo lahat sa natural. Tinuruan tayo. Balik kayo sa basic. Back to basic. At saka yung time ko noon, wala pa akong talagang CKD, yung chronic kidney disease stage 5, hindi pa renal failure. Lahat ng medicine ibinigay sa akin ng doktor. Tinay ko rin. Tinatira rin eh. Kasi nga, now, genetically, ganun. Sabihin natin genetically, pero hindi yan lang yung katawan mo. Yeah. Diba? Kaya nga, may mga ano ba yung tulong na pwedeng gawin. But of course, kailangan pa rin natin ng recommendation. Siyempre. Kailangan pa natin yung thorough study. Diba? Hindi naman lahat ng doktor ay magre-recommend yan. But of course, with the evidence na ginagawa natin, 'di ba, ma-explain natin na ano yung kahalagahan niyan. Even may ito last ano ko na lang yung parang aking sharing. Even may aunties already 90 years old, aksidente, nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng ng pneumonia. Lagundi na lagundi while taking those medicines na ibinigay sa kanya. Hindi na nakakalakad yun. Kasi, 90 years old, nag-fracture na yung kanyang bone sa pelvis niya. Right now, after ilang 1 year na nagtitake ng everyday na lagundi para sa kanya, ngayon nakakatayo na with her cane eh. See? Okay. So, ganun. Maganda talaga na pagkayong in-interview namin kasi may dalawang tayong mas naiintindihan, di ba, Doc? Siyempre, sa ating mga nakikinig, ito po yung pareho kasi si Doc, as a practitioner, yan, as doctor naman, may nagre-reseta rin kasi si Sir Patrick naman, nagpo-produce sila ng manufacturer. De, parang kung naipapaliwanag nyo, mas naintindihan namin yun. Mas mag-enjoy kayo sa paliwanag. Kasi yung options, nasa yun naman bandang huli yung decision mo. Ano ba gusto mo ito or ito? Importante meron tayo laging option. Di ba? At, syempre, depende rin yan minsan sa yung faith kung naniniwala kang ito yung binigay sa'yo at yung makakagaling yung itetake mo. Kung hindi naman, di, wag yun ang gagawin mo. Di ba? At saka yung mga family members po, mahalin ninyo yung each part of the family. Kasi malaki po ang support, ang binibigay ng support group. Saka lusugan nating lahat. So yun. Alam naman natin, effective sa pwede, hindi lahat ng gamot, Dok, effective na sa lahat, di ba? Yeah. Actually, minsan nga, nagpapalit-palit, kahit ang debiotic nga, di ba, Dok? Yes, nagpapalit-palit. Yung pagkain lang siguro hindi nagpapalit kasi pag masarap ang adobo, kakain ka lagi ng adobo. Ay, pag naamoy niya, inahanap niya, di ba? Oy, lunch. Pag kailangan mo ng gulay, kakain ka rin ng gulay, parang ito, di ba? Dahil mga supplements, parang kakain mo lang isang capsule lang, hindi mo kailangan nguyang-nguyain kay kasi pag papait, hindi, eh. Kasi hindi, pag hindi available, di ba? At kailangan mo ng capsule, pero kapag may tanim ka, aba, i-harvest mo yan, i-harness mo yan, kainin mo yan. At saka tama yung ano, no? Yung sabi nga ni Father of Medicine? Malay. Let food be your medicine. Yun, let food be your medicine. Yes. And then, itinuro sa atin, no? Doon sa Ezekiel 47:12, fruit
trees will bear foods will bear fruits for food, mm-hmm. And its leaves for healing. To heal. Diba? Naging matalino lang, naging matalino lang tao para gumawa ng maraming gamot kasi ang daming sakit. Okay. Yeah. Pero bumalik tayo sa nature. Lalo na pag nauubos na yung makukuha mong natural. Kaya tanim na tanim. Okay, maraming salamat kay Pamela Laya, kay Romeo, kay Jonah Tahod, kay Vic Marquez, kay Edmond Tabarera, kay Raymond, kay Elmer, at saka kay Lito Tolitz, at kay Ma'am Beng, ang aning suki, mula umaga hanggang hapon yata, nanonood na sa atin. Maraming salamat. Wala na tayong oras. Overtime na tayo. Bigyan na lang po tayo ng message. Sudahin natin si Sir Patrick o si Doc muna. And siya na. Sige, maraming salamat kay Miss Josie Redoblado at kay Joanne Jose. Kasama natin ngayon. Kasama hindi ko may tutok ang camera. Oo, na masigasig na kasama natin para maging malusog tayong lahat. So mga kababayan, good morning! Okay, Sir Patrick, final message. Ano eh, health is wealth. Di ba? Yan lang yun. Pangalagaan natin yung ating kalusugan kasi every day, if we are in good health, we have life. Yun na yun, di ba? Buhay tayo. Okay, so maraming salamat ulit kay Sir Patrick at saka kay Dr. Elinor Roquel sa oras na binigay po nila sa atin para bisitahin ho dito tayo. Napakaswerte natin sa Pangasinan, no? Live, naririnig nyo na ang pangapaliwanag, ang mga kaalaman, hindi lang sa produkto, maging kung saan po yung, syempre as supplier din at marami pa hong iba, no, yung mga natutulungan nila, nagpapasalamat tayo sa binigay po nilang information sa atin ngayon. At syempre, maraming salamat sa ating producer, sa ating mga nakasama ngayon sa technical side. Yan, sila Engineer Peps Lambino, ang ating chief engineer, at saka po si Kuya Richard Manuel, at saka si Jeff. At higit sa lahat, ang ating pong mahal na Pastor Pastor Apollo, sige buloy sa pagkakataon na binigay ho sa atin na makapaghatid ng totoong balita at serbisyo. Si Kapartner J. Miguel Mendoza, abangan nyo po ang Sunshine News Blast. Inyong napakinggan ang Kapartner ng Bayan. Muling samahan sa ganito ring oras at himpilan mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng host o panauhin ng programa ay hindi nangangahulugan o nagsasad sa opisyal na pananaw at opinyon ng pamunuan ng Sunshine Radio Suarazug Media Corporation at Sunshine Media Network International. Anak! Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.